Pwede na yun, sige na. Hinawakan niya ang kamay ko para bitawan. Sinamahan niya ako para lang iwanan. Pinasaya para maging malungkot. Niyakap para may maitulak siya papalayo. Minahal niya ang buo kong pagkatao para wasakin ang bawat parte nito. At paano mo sasabihin sa akin na meron akong hinuhugot kung patuloy pa rin akong nagdurugo? Kung ang iniwan niyang mga salita ay nananatili pa rin nakapunla dito. Dalawang salita, pitong letra. Ayoko na. Hindi ba't napakadaling sabihin ang salitang ito kesa sa pagbigkas mo sa sarili mong alpabeto? At bakit nga ba napakadaling sa mga tao ang bumitaw? Alam ko na mahirap ang umakyat sa hagdan. Katulad sa pagbaba, ito na lamang ay iyong katatamaran. Pero ganito na nga lang ba ang pagmamahal? Na kapag napagod ay bababa na lang? Ganito na nga lang ba ang kahulugan ng pagmamahal? Na kapag tinatamad ka na, ay titigil at hihingi ka ng pahinga? Ganito na nga lang ba ang pagmamahal? Na kapag nawala na ang elemento ng sorpresa at ang tamis, sa una ninyong pagsasama ay para kang langgam na maghahanap ng panibagong tamis at saka maglalakbay paalis. Alam mo, masyado tayong naniwala sa kung paano nga mga simpleng bato ay naging matibay na semento ang mga pangako. Ito ang pundasyon ng bahay na minsang iginuhit mo, pero hanggang ngayon, ni kulay berde na dapat ay nasa damo ng halaman, ay wala pa rin akong naaaninag. At babalik na naman tayo sa kwento ng katamaran, ng pagkabagod at ng pagkasawa, utang na loob. Ang taong tunay na nagmamahal ay hindi dapat tinatamad. Hindi ka lang dito gumagawa ng taktang aralin. Hindi ito larong taguan na kapag napagod ay hihingi ka ng pahinga. Ang pag-ibig ay ang mismong pahinga. Ito ang masarap hanapin sa larong taguan. Ito ang solusyon sa lahat ng mahirap na gawain. Dapat ganito mo nakikita ang pag-ibig. Kasi dapat hindi ka nagmamahal lang. Dapat tunay kang nagmamahal. Dapat may basehan. Dapat merong katibayan. At ito ang mahirap sa isang manunulat. Dahil masyado tayong nagtitiwala sa kung paano ang mga salita ay nagiging mabulaklak sa bawat nilang pananalita. Masyado akong nagtiwala na hindi ko namalayan na hindi pala kamay ang minsan kong kinapitan, kundi hangin na aalis at hindi mananatili. Oo, hindi mo maaaring bitawan ang mga bagay na hindi mo pa hawak. Pero dapat yung mga bagay na hawak mo na, hindi mo na dapat binibitawan pa. Ito, at ang kamay na to, ay hindi ginawa para bitawan lang. Kaya kung naghahanap ka ng panandaliang pagkapit, huwag ako, iba na lang.